Hello at magandang araw po muli. Welcome back po ulit sa ating channel. At kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At ngayon po ay mayroon ulit tayong gagawin na washing machine na Samsung po ito. 8 kilograms. Ang complaint ni customer nito, sabi po niya, yung water level daw ng tubig kahit nasa number 1, eh napupuno siya. So hindi tama yung kanyang water level. Ito po. Kahit nasa number 1, umaapaw raw siya abot dito. Then yung pangalawang complaint niya, mabaho yung tubig tapos after nung spin, marumi yung kanyang damit, may para mga buhangin. Ito po, makikita niyo. So yan po ang trouble nito. Bali, ang gagawin natin dito ngayon, sa ganong problema, kapag yung water level niya hindi tama, umaapaw siya, kahit nasa number 1 pa lang, maaari pong marumi yung kanyang drum, barado siya ng dumi. Kaya yung kanyang flow ng air, hindi tama, hindi accurate, papunta dun sa kanyang sensor. So, yun po ating unang move. Linisin natin yung drum niya. Pati yung kanyang ito, yung kanyang pulsator. Dito po. Tanggal natin to. So, okay po. Simulan natin. Bali, tanggalin natin yung kanyang back cover. Ito po siya. So bali, ito, unahin natin ito yung back cover niya. Tapos isunod po natin yung kanyang top cover. Tanggal natin yung kanyang back cover. Ayan siya. Kung makapansin nyo po yung kanyang drum, maraming dumi. Ito. Yan po yung mga itim-itim dyan sa loob niya. So ang nangyari, kaya hindi nagtatama yung kanyang water level sa drum, ay marumi po yung kanyang tube. Ito. Para sa pressure niya. So kung marumi yung tube, mahirapang pumasok yung hangin papunta sa sensor. Ayan po siya. So, okay. Bali, yung top cover naman ang baklasin natin. So, meron pong tornilyo dito yan. Ito po. Yung dalawang yan ang tatanggalin natin. So, ayan po na tanggal natin yung tornilyo dito. Tapos yung sa likod niya, ayan po siya. So, bali ito po yung kanyang main board or control board. Tapos yung kanyang pressure sensor. Tapos yung kanyang three-way valve. Ito po yun. Sa wash, sa rinse. Then ito po yung sa water jet. Para dun sa built-in sink. Ito po. Tapos itong dalawang to, ito yung checker assembly niya. Sa balancer. Tapos ito yung sa door lid switch. Ito po. Yung connection. Ayun. So, ayun po yung mga components niya. Then sa ilalim, ito yung kanyang drain motor. Tapos yung motor niya. Main. Tapos yung kanya pong capacitor nasa ilalim. Yung starting capacitor. So, yun lang po ang components ng washing machine. So okay po, baklasin natin yung kanyang drum para malinisin natin. Tanggalin po natin muna yung kanyang cover tapos sunod natin yung kanyang pulsator. Ayan po, na-open na natin
yung kanyang main top cover. So kung makita nyo ito, bali pwede pong i-sandala natin to sa itong top cover niya kahit di natin totally baklasin. Pero ingat lang po, baka mahulog siya. Isip po natin. So kung makita nyo, ito yung kanyang red switch sa door. Ayan. So add pa yung isa. Dito naman yung switch niya sa jet water. So ayan po yung kanyang mga component parts. Tapos ito yung balancer sa drum. Once na unbalance yung inyong damit, mag-error po siya kasi gagalaw yung itong drum niya. So okay po, i-tanggal natin itong pulsator. Tapos itong kanyang ring tab. Ayan po yan, i-pop up nyo lang. Tapos number 10 itong kanyang bolt. Tanggalan natin. So, kung makikita niya po, ayan yung dubi niya. Ayan siya. Kaya yung damit, after nung maglaba, marumi. Tapos yung may amoy siya, mabaho yung tubig. So, tapos po, ito yung tatanggalin natin, yung kanyang nut. Bali, tanggalin pa natin ito kanyang ring tab. So ito po, natanggal natin yung apat na tornilyo niya. Angat lang po ito. Yan. So tanggal natin yung kanyang ring tab. Ayan siya. Then, bali ito po, tanggalin natin yung kanyang nut dito. Ito po yung pinakamahirap tanggalin dito. Once na nagkalawang to, napakahirap tanggalin ito. Kahit anong kahit yung spanner po, mahirap tanggalin to. So, ang gagawin natin dito, ang gagamitin natin ay impact wrench. Meron po tayo niyan. Okay. So, ito po ang ating gagamitin. Kung makita niyo po ito. Tapos itong 38mm wrench. Ito po yung impact wrench para mas mabilis tayo at hindi tayo mahirapang baklasin yung nut. Ito, makita nyo po ito. Ayan. Then, isalpak po natin itong 38mm wrench sakit. Ayan. Then, kabit natin yung impact po natin. So ito po, isalpak natin to. Tapos itong socket nya. Ayan, para mas mabilis nating baklasin yung drum nya. Ito po siya. Ayun. So, ito po siya. Mabilis lang tanggalin. Kahit po siya kinakalawang, pag ginimito mo ng impact wrench, mabilis lang. Ayan po. So, ayan siya. Bali, galaw-galawin lang po ito para lumuwag siya dun sa kanyang clutch assembly. Ayan po, kukutin mo natin to. Ayan po, umangat na siya. Kung makita nyo, natikal na siya rin sa kanyang pinagkakapitan. So, angat lang po to. Ayan. Yun. So,
Ayan po siya, kung makakita nyo, talagang burak na siya, putik, ayan. Namuti na yung, nanigas na yung kanyang mga putik, dumi. Tapos dito yung kanyang pressure tube. Diyan pumapasok po yung dumi, kaya nag-abnormal yung water level niya. Ayan. Siguro once na nag-wash, ito, pupunta rito yung mga dumi rito. So, ayan po. Linisin natin. Bali, kaskasin natin to para mawala yung mga dumi. So, ito yung naman kanyang drum. Ito po siya. Madumi din. So, okay po. Linisin natin. Ayan po siya yung ganyan mga dumi. Ito. Ayan po, makikita nyo. Yan ang naging sanhi kung bakit nagbabaray yung kanyang tube sa pressure. Kaya yung kanyang water level, abnormal po siya. Hindi nag-accurate yung kanyang water level. So, yan po ang ating linisin muna ito. Marami talaga siguro yung kanyang tubig. Tapos isold natin yung kanyang drum pag na linis na po natin to. Then ito naman po yung kanyang drum, kung makikita nyo, ayan po yung mga dumi niya. Yan po ang ating lilinisin. Brush lang po ito. Steel brush. Tapos pag natanggal natin yung dumi, balaw natin ng tubig. So, ganun lang po yun. Ito naman po pala yung kanyang pulsator. Kung makikita nyo rin, ayan din yung mga dumi niya. So, yan ang naging cause kung bakit nagbabara yung pressure tube niya. So, yan din po ating linisin. Bali, brush lang po natin to hanggang sa matanggal yung mga nanikit na dumi. Yan po siya. So, ayun na po. Nalinis natin yung kanyang tab. Then yung kanyang drum, okay na rin po siya. Then yung kanyang pulsator. Bali, ibalik na po natin yung kanyang drum sa pulsator. Pwede natin siyang asimbulin uli. At may testing na po natin. Ayan po, naibalik natin yung kanyang drum. Tapos ibalik natin yung kanyang spacer. Then itong nut niya, bali lagyan natin ng counting lubricant. Tapos ito pong nut, balikan natin. Ayan. Tapos higpitan ulit natin ng impact wrench. Ito po siya. Bale, ito po yung kanyang socket, 38. Ayan. Then, pitikin natin ng konti para humigpit po siya. So, ayan po siya. So, okay na po. Mahigpit na yan. Tapos, isulit natin yung kanyang pulsator. Ayan po siya. Then, isulit natin yung kanyang pulsator. Ayan.
Then, sundan natin yung kanyang tab ring dapat. So, ito po siya. Bali, salpakulin natin. Then, apat na screw dito. Ito po, naibalik natin yung tab ring nya. Ayan yung apat na screw. Sundan natin yung kanyang top cover para matesting po natin. Ayan, naibalik natin po yung kanyang top cover. Bali, tornilyo na natin dito. Then, ibalik natin yung kanyang pressure hose kasi tinanggal po natin kanina. Ayan to. Yan po yung daanan ng hangin para pag-activate si pressure sensor. Ay gawa ng yung dumi, nagbabara, nag-abnormal po yung kanyang water level. So, yun po ang naging cause ng trouble niya. Ayan siya, okay. So, testing na po natin. Lagyan natin ang tubig. Tapos, i-start po natin uli. Ito na po. Testing natin kung mag-okay na yung kanyang water level. Kasi yung dati, sabi ni customer, sa number 1, umaapaw yung kanyang level ng tubig. Almost nasa taas na rito po yung level 1. So, dapat ang normal ng level 1, at least andito lang po siya. So, testing po natin. Power natin. Then, select po natin yung program. Then, ilagay po natin sa level 1. Then, start. Then, hintayin po natin hanggang sa mag-cut off yung kanyang tubig. So, ayan po. Nasa water level 1 tayo. Kung marinig nyo, umaandar na po siya. Ayan. Silipin po natin yung kanyang water level. So, ayan po siya. Andito yung number 1 niya. Sabi ni customer dati, yung number 1, halos umapaw na siya. So, okay na po siya. Ang naging problema niya ay marumi po yung kanyang drum. Nagbabara dun sa kanyang pressure hose or pressure tube. So, okay po. At mabilis nating natanggal yung drum kasi meron tayong rinse impact. Kung wala po tayo nito, hindi natin agad matatanggal ng mabilisan. Ito po. So, okay po. At hanggang dito lang po. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel, pa-subscribe na rin po at i-like and share natin para po parati kayo nakakapanood ng aking mga technical works in repair. So, hanggang dito lang po at maraming salamat po. Thanks for watching.